Alas 12. Marahil ang iba sa inyo, ito pala ang oras ng pagtulog. Ito pala ang oras kung saan nanonood ng tulfo o makapag-Netflix and chill. Ito pala ang oras ng kasiyahan ng inuman sa BPO. Iba. Alas 12 ng ating gabi, dito nagsisimula ang araw ko. Alas 12 ng ating gabi, ito ang almusal ko. Samahan niyo ako sa araw na to bilang isang BPO employee. A day in my life. Jheride, nakapag-setup na tayo. Maya-maya maglalabi na tayo. Advantage of working from home, siguro yung number one dyan, yung wala kang gasolina na gagamitin pagpasok mo or wala kang pamasahe. Yan yung pinakamasarap sa work from home. Number two siguro yung pwede kang gumising ng 15 minutes before your shift. Unlike na nasa on-site ka na kailangan mong gumising 2 hours before your shift kasi babiyahe ka pa ng isang oras. Dito kahit saktuhan ka, kahit 15 minutes before your shift, pwedeng-pwede at kayang-kaya. Number 3, hindi ka malilate at imposible kang malate kasi nasa harapan mo lang yung paglalatinan mo. Wala sa baba lang ng kwarto mo yung paglalaginan mo, kaya imposible kang mali. Pang-apat siguro na advantage working from home is tipid na tipid ka sa damit. Kahit ano kasi dito, mga kaJoyride, pwede mong suot. Hindi, walang problema dun. At kahit na-abrip ka lang, pwedeng-pwede.
Disadvantage of working from home. Number one siguro dyan mga kaJoyride yung ano. Alam ko ng mga nasa BPO company na ang number one kalaban nila is yung mga tilaok ng manok. Eh, may distinguish ka agad ni client mo na ikaw ay wala sa US o kung anumang state ka kasi dahil sa tilaok ng manok. Ngayon mahaba pa yung usapan nyo, magtatanong pa sa'yo, where are you guys located? Di wala kang choice, sabi mo, actually we're located here in the Philippines, in Manila, something like that, ganun. Number 2 siguro mga kaJoyride, yung kahol ng mga aso. So yun, di natin may iwasan. Number 3 siguro sa iba, yung mga nag-aaway na kapitbahay. Di alam ng mga tao, tapos ginagawa ninyo sa akin. Nagbibidyo ko na iba. Pero unfortunately, dito naman sa lugar namin is wala namang ganyan na mga nag-aaway o nagbibidyo ko ng mga ganito pang oras. Napaka-rare, birang-bira. Number 4 siguro mga kaJoyride, yung nawawalang internet connection saka yung nagbabagal internet connection dahil alam naman natin na yan ang kasangga natin pagka nagtatrabaho tayo sa bahay. Kaya ako mga kaJoyride, para makaiwas na rin ako sa mga outage o yung mga downtime is meron akong backup connection na ginagamit just in case na mawala yung main connection. So mga kaJoyride, number one na ginagawa ko pag open ng PC ko is check ko baka may mga updates. 5 minutes na pala bago mag 1 a.m. Manila. So tara, bakbaan na ulit to mga kaJoyride. Let's Buzz! Sa BPO mga kaJoyride, may tatlong sinusunod na break schedule. May dalawang 15 minutes break, tapos merong 1 hour lunch. Depende sa company na papasukan nyo kung anong ox yung first break, kung anong ox yung second break, kung anong ox or kung anong ox or log off yung gagawin nyo pagka-lunch. First break ko mga kaJoyride, normally ganito gagawin ko. Ito ang oras ng pagligo. Alright, yung co-work ko, ayan o. Binabantayan ako yan eh. Habang ako ay nasa work. Si Maka. Magti 3 a.m. na ng madaling araw. Ayan. So, sa labas. Madilim pa rin. Alright, so. Alright, so mga kaJoyride, tapos na tayo maligo. So after natin maligo, normally dito tayo nainom ng vitamins. Ito nga pala mga kaJoyride yung vitamins na iniinom ko. Alam nyo naman ngayon talaga na bawal na bawal talaga magkasakit ngayon dahil pag nagkasakit ngayon, napakahirap. Ayan. Ascorbic acid. Tapos mga kaJoyride, iinom din tayo ng pangmalakas. Ha! Ang ating panglaban sa puyat. Nice. Cobra, beka naman. Cobra, alat ang lakas mo. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.
you don't know how. You say you were taking on water, y'all were sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's feel fun now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. So, second break na natin mga kaJoyride. Balihan tayo. May schedule tayo na break, break, then lunch. Mahirap ba sa BPO? Naniniwala ako mga kaJoyride na wala namang madaling trabaho. Lahat naman yan ay pinaghihirapan at pinag-aaralan. Sa BPO mga kaJoyride, may mga corresponding metric na tinatawag. Depende yan sa papasokan mo or yung line of business na tinatawag. Every month, may mga target lang kailangan mong i-meet para mapasa mo yung metric. Kahit saan, ano yung siguro yan, mga kaJoyride, kahit mapa BPO, mapa ITO, o kahit anong klaseng line of business yan, mga kaJoyride, yun talaga ang kailangan. Sa BPO, mga kaJoyride, may tinatawag na in-house at saka outsource. Depende yan sa papasukan mong LOB or yung jargon words na yan is line of business. Yun yung ibig sabihin ng LOB. O mga kaJoyride, medyo Tom Goods na ako. Ayun, magpainit tayo ng cup noodles. So mga kaJoyride, painit tayo ng tubig. So, tapos na yung ating second break. Mag-alagi na tayo, mga 1 minute na lang. So, bakbakan na ulit to, mga kaJoyride. Thank you.
Lunch break. Joyride. Time check. 7:01 AM. Samahan niyo ako dun sa paborito kong kainan tuwing umaga. Ito nga pala mga ka-joyride, yung pare sa kanto. 40 pesos lang mga ka-joyride. Ano yun? Bakit? Anong ginawa mo? Bakit? Anong ginawa? Anong ginawa? Tapos? Oh, tapos? Tapos? Ano yun? Oh, sinusumbong si mami mo eh. Tapos? Oh, tapos? Girlfriend. So mga Joyride, katapos lang natin mag-lunch dun sa paborito nating kainan. Last 2 more hours tapos uwi na natin. So huling bakbakan na to mga Joyride. As uwi na. So mga Joyride, yun, malapit na tayo mag-out. Medyo matagal-tagal yung avail ngayon, mga 10 to 15 minutes. So sa mga BPO na nag-work from home, siguro nakaka-relate kayo sa daily routine na ginagawa ko. Ganun din ba yung mga ginagawa nyo mga Joyride na yung mga taga-BPO dyan? Yung mga nagpaplanong pumasok sa BPO industry, ayan, at least nakakuha kayo ng idea kung ano ba yung ginagawa sa pang-araw-araw ng isang BPO employee. So tingin ko mga ka-journal, hanggang dito na lang itong ating video. So again, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click on subscribe button and hit on notification bell para sa mga future videos na gagawin pa natin. So, you know the drill. Stay safe and God bless. Peace out. See you on our next video.